So, dito tayo guys sa aking dashboard sa YouTube channel natin sa Chrome. Ito po, ayan, kung makikita niyo, channel violation. Ayan siya. Meron akong active community guidelines strike. Nakalagay dyan, warning. Okay, pangalawa ko na to guys. Yung una ko is copyright strike. And then, nag-take ako ng schooling. Ayan, na-expired na siya. Eto guys, iingatan yung maipon to. Okay, every time na meron kayong bagong upload at bagong content, i-check nyo ang email ninyo kasi yung iba minsan hindi nila na-trace ang nangyayari na iipon. Eh hanggang 3 strikes lang tayo guys, pwede. Pag naka 3 strikes ka na, matik buburahin na ang channel mo. So, kaya agapan mo. So, eto, pangalawa ko na to, yung una, copyright strike, na-expired na. Ito naman, community guideline strike. Warning pa lang to. Okay, so ang gagawin natin ay... Ayan na siya, kung nakikita ninyo. Your content was removed due to a violation of a community guidelines. You've received a warning. You can take a policy training which will remove the warning after 90 days. So, magta-take lang tayo ng training. So, ayan yung kaka-upload ko lang, kaka-premiere ko lang kahapon. After 1 hour is next. Na-take down na siya. If you violate this policy again within 90 days of completing the policy training, you'll get a strike. So ganun, makaka-strike. Ang mangyayari sa channel natin, ayan, you won't be able to do things like upload posts or live stream for 1 week. Oh, pag 1 strike pa lang yan. Okay? 1 strike pa lang yan. Pag nakatatlong strike na, buburahin na po ang channel nyo. So, ayan guys. Nakalagay dyan, take action. Take tayo ng action. So, ito na siya guys. So, meron po tayong, meron po dito ang 3 steps. So, begin review. Ang una. Then, yan na po siya. Papakita niya po yung remove nating video, and meron siyang privacy policy dito. Kung gusto niyo basahin, babasahin niyo lang. And then, sa baba, i-click lang natin yung next. Para sa next step. No? And then, dito sa pangalawa, dito tayo mag-take ng training. So, pinakita rin dito yung mga impact sa channel natin, guys. So, take training tayo. Ayan, dito, sinasabi dito, magbibigay sila ng mga sceneries and series of questions na sasagutin natin. And meron tayong unlimited attempts. Ibig sabihin, pag nagkamali tayo, pwede tayong mag-try again and then i-correct natin yung answer natin. Kasi hindi po tayo makaka-move sa next question kung hindi
tatama yung answer natin. Ganun po yung training. Depende po kasi ito sa na-violate mong rules. Doon nila i-base yung mga questions nila. Kagaya po nung una kong nagawa na community guidelines strike, ang questions niya po is related sa na-violate niyang rules, which is cyberbullying and harassment. Etong sa akin naman, ang nakalagay sa violation ko is harmful and dangerous. Grabe no? And yan, ito na po yung mga first questions and ayan yung mga sceneries. Sa akin kasi hindi ko na binabasa yung mga sceneries. Diretso na ako dito sa questions and answers. So hindi ko na po ipapakita sa inyo yung mga sagot. Mga series of questions na lang. So ito yung isa sa mga example ng tanong guys sa akin. Iba-iba naman po yan eh. Basta any violation po. Every violation po is ibang sets of questions. So, ito yung sa akin. Pakita ko lang yung isang example. And sagutan natin, palitan natin yung sagot natin. Medyo hindi ako sigurado dyan. And then, ayan, tama yung answer ko. So, we will proceed lang. Ininext lang natin yan. So, ipo-forward ko na po yung mga sets of questions and hindi ko napapakita yung answer ko, okay? And, ayan na nga, natapos ko rin sa wakas. So, sabi dito guys, na-appreciate nila yung pag-take ko ng training. And, ma-expire ang aking warning sa May 24th, 2024. And, kung ma-violate ko ulit ang same policy, makaka-receive ako ng strike. Pero, kung ibang policy naman ang ma-break ko or ma-violate ko, warning ulit yun na pwede akong mag-take ulit ng another training. So, training lang tayo kaagad pagka nakaka-receive tayo ng warning para hindi siya maging strike. So, eto na siya guys. Yung number 3 steps. Yung number 3 step is appeal. So, hindi na ako mag-a-appeal. Okay na yan. Ma-expire naman yan. And nasa sayo ako mag-leave ka ng comment or hindi na. So ako hindi na guys. Paka-close na natin to. And ayan, kung makikita nyo, hindi yan mawawala sa ano natin. Sa dashboard natin. Hindi siya mawawala sa dashboard natin guys. Until 90 days. Which is yung kanyang expiration. So, andyan pa rin yan guys. So, yun lang naman yun. And maraming salamat sa mga nanood. I hope may natutunan kayo. Bye bye!